Hello, what's up mga sangkay? Pag-usapan po natin itong matinding nangyari doon po sa Myanmar. No, mayroon daw pong nasa 60 na tao ang nadali, mga sangkay. Dahil nga po sa nangyaring, pag-usapan po natin yan. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, please, sabay-sabay nyo pong ilike ang video natin para mas marami sa ating mga kababayan ang makapanood. Napakadali lamang po niyan, mga sangkay, ilike. No? Pindutin nyo lamang po sa ibaba. Alright, kung tapos na mga sangkay, ito na, sa walang pagtatagal, umpisahan na po natin ito. Tara! Aba, mga sangkay, usap-usapan po itong pangyayari ngayon doon po sa Myanmar na pag-atake, umano. Alam niyo mga sangkay, dito ko lang din po ito nalalaman kasi nag-research po tayo tungkol po sa nangyayari sa iba't ibang bahagi po ng bansa. No? Ito rin po ang kagandahan kasi na-update po tayo sa mga kaganapan, hindi lamang po sa Pilipinas. Kaya nga po, nagustuhan ko na itong pagbabalita sa inyo ng mga world update or world news. And I hope na everybody happy. Lahat po tayo ay natutuwa, mga sangkay, sa ginagawa nating content na kagaya po nito. Pero mga sangkay, syempre, bagamat nakakatuwa na nag-a-update tayo ng pandaigdigang balita, nakakalungkot naman po yung mga nakikita natin. Kagaya po nito, sa Myanmar po ito naganap, mga sangkay. Wait lang, ayusin lang natin. Ayan. At least daw po nasa 60 katao. Yan po ang nadali dahil nga daw po dito sa airstrike na naganap sa Myanmar. Ito, dun mismo ito sa Kachin State. So yan po ang alamin natin. At tiningnan ko mga sangkay, na ibalita na rin pala ito dito sa Pilipinas. Kaya nga lang, ang nagbalita lang, Manila Times, no? Sila lamang po yung naka-pick up ng mga ganong klaseng information. Pero dito nakalagay na 80 daw po. Samantalang dito, 60. I don't know kung sino yung nagsasabi ng totoo. Baka nagkamali lamang po ng pagkakalagay ng number itong The Manila Times. Pero basahin po natin. Isa pong airstrike ng Myanmar military daw po ang, ayun, nadali daw po ang nasa 80 katao. At ito po ang matindi, mga sangkayo, including singers and musicians. Alam nyo mga sangkay, naalala nyo, itong Myanmar, ito po yung bansa na kung saan nagkaroon po ng problema sa kanilang politika doon o sa kanilang gobyerno. Naalala niyo mga sangkay, yung kanilang presidente na babae ay pinadakip ng kanyang military, yung kanya mismong mga sundalo, dahil nga po mayroon daw itong ginawang kalokohan, mga sangkay. So nagkaroon po ng junta at that time. At hanggang ngayon, mga sangkay, nandun pa rin po yun. Hindi pa rin po nakakalabas itong dati nilang presidente. So, medyo magulo po talaga itong Myanmar, mga sangkay. Ngayon, itong singers at musician ay nag-attend daw po sa isang anniversary celebration of the Kachin Ethnic Minorities Main Political Organization. Kumbaga mga sangkay, ito yung malaking political organization na parang opposition po sila ng kanilang pamahalaan. Ngayon, grabe no. Di ko lang kinaya kung sino ba tong mga to, bakit ano? Ayan po, anniversary celebration daw po ito ng Kachin Ethnic Minorities Main Political Organization. Ibig sabihin,
sila po yung main, pinakamalaking political organization na opposition laban sa kanilang pamahalaan. So ito, members of the group and a rescue worker said on Monday. Grabe. So ang tanong ko dito, gaano katindi itong ano minority at kailangan magkaroon ng airstrike? No? Ito, the reported ang nai-report daw po na pag-atake comes 3 days before Southeast Asian foreign ministers are to hold a special meeting in Indonesia. So, itong Myanmar, mga sangkay, nasasakop po dito sa Southeast Asia. So, magkakaroon sana po ng foreign ministers special meeting doon sa Indonesia to discuss daw po escalating ito, itong nangyayari, ang i-discuss, mga sangkay. Kaya nga lang, ang tindi po ng naganap, no? Parang hindi ko rin talaga matake itong ganit. Though, hindi po natin talaga alam yung buong detalye. Kasi, halimbawa, dito sa Pilipinas, mayroon pong opposition, liberal party. At maliban dyan, mga sangkay, yung pinaka-coalition po ng liberal party, marami. Diba? Mga medyo-medyo lang naman, hindi naman sila malalaking grupo. Kaunting grupo lang naman. Kaya nga lang mga sangkay, no? Hindi po siguro abot sa punto na ganito. Maliban na lang mga sangkay kung sila mismo lang ang gumawa ng drama. Pero malabo to. Tingnan nyo naman mga sangkay, nasa 80 katao daw po. Pero dito kasi 60. Ewan ko, sino yung nagsasabi ng totoo? Oh, the number, ang numero daw po ng casualties at Sunday night celebration held by Kachin Independence Organization in Northern Kachin State appeared to be the most in a single air attack since daw po the military seized power. Simula daw po nung nakuha nila ang kanilang kapangyarihan mula sa elected government of, ito yung sinasabi ko sa inyo, yung pinakulong na kanilang leader na until now andun pa rin po. Ay, nako. Pero may mga nagsasabi din po mga sangkay na itong ano, itong organization, itong main political organization na lumalaban po sa gobyerno ay rebelde daw po. Pero hindi ko alam kung kaano katotoo mga sangkay. Pero yun po ang lumalabas na information na ito daw po ay mga lumalaban sa pamahalaan. Kumbaga sakit sa ulo sa pamahalaan. Pero mga sangkay, kahit ano pang sabihin, hindi ko pa rin po matake yung nasa celebration lang. Ito po yung nadali. Ayan po, at rebel celebration pa nakalagay. So ibig sabihin, ito po yung lumalabas na balita na mga ano nga to, anti-government at talagang nadeklara po sa kanilang bansa na ito ay mga rebelde. No? Tapos nadamay pa po itong ano, ito, itong singers at musicians. Na nag-attend lamang po ng anniversary celebration. Kumbaga, tumugtog lamang po sila doon at ayun. Pero kung titingnan po natin mga sangkay, nasa bundok po sila. So totoo nga siguro na sila ay ito. Baka totoo talaga 'yan. Pero para sa inyo mga sangkay, ayun naman yung tatanungin ko bago ako magpaalam ngayon. Sa tingin nyo ba, dapat lang nagawin ito ng kanilang gobyerno? Kasi parang ano, kumbaga dito sa Pilipinas, New Pink Army ito.
Kasi nasa bundok, oh. Sa bundok, nag-celebrate. Ay, nako. Hindi ko alam kung ano yung comment ko dito, mga sangkay. Pero kayo, ano po ang inyong komento dito? Paki-comment lamang po sa ibaba para magkaalaman po tayo. So ako na po ay magpapaalam. This is me once again, Sangkay Janjan. At lagi niyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.